You are now live with me, G3, and tonight we have my favorite hopeful for the Miss Universe Philippines 2020 title, Miss Alaiza Malinao, Miss Universe Philippines Davao. She has been a friend for so long, and I have told her from the moment that I first met her that I want her to win Miss Universe, not just Miss Universe Philippines, but Miss Universe the title. So let's check if she's here. She is all the way in Baguio, and the pageant is going to be on Saturday or Sunday morning. So are you here, Dai? Inday, let's go, Inday. I'll text her. So let's check if Inday is already here. She just nag-text na kami sa WhatsApp. Inday, nasan ka na, Inday? Hanapin natin siya. Let's look for Alaiza. She is in Baguio. Inday, mag-send ka na ng request. Our next Miss Philippines, Miss Universe Philippines, Miss Malinao. Ayan na, I sent na. Ang tagal na namin hindi nag-uusap ni Alaiza. Ayan! Maayong gabi! Maayong gabi! Sinukat mo na yung corona? Sinukat mo na? Ay, hindi pa. Nakita mo na? Nakita mo na? Pinakita na sa inyo yung corona? Actually, hindi pa. Wala pong pinapakita sa amin. Pero ang surprise! Alam namin. Pero may, yes. may reveal yung corona? I wala. Think surprise. So. Wala pong sinasabi sa amin eh. Hello to Angelia Wong. Super, kanina pa siya nagpo-promote ng ano natin, ng keme natin. Wait! Dai! Opo! Kamusta ka na, Dai? Okay lang. Medyo pagod kasi since nag-check-in kami sa Holiday Inn, sobrang sunod-sunod na yung mga activities namin. Pero today, maaga kami natapos kasi nag-shoot lang kami ng Mabuhay video and surprise! Surprise! Exciting siya. Sobrang ganda. Ito yung magiging introduction namin. And we will be wearing our national costume. Oo nga, natos and... kayo today, no? Oo! Yes, maganda yung natos mo. Mabuhay! Of course, it's very beautiful. Masasabihin sana ako, kaso madulas ako. Sino designer ng natos mo? Pwede mo na sa si... Disney pa? Pang... Hindi ko alam kung gusto ko yung sabihin. Yeah, because it's something very special. Very, very special from Davao City. And I think it's the first time na may gumawa nun. Na, basta! Oo, basta. So, secret na lang muna ngayon. Excited ka. Nakakatulog ka ng maayos? Oo, pinipilit ko makatulog kasi kailangan ko may energy kinabukasan eh. Uh-oh. Laging ano ka, on the go, hinihila ka like, oh, Alaiza, call time na, 2 p.m. Okay, go. Tapos after mong gumawa ng isang bagay, oh, may shoot dito, kailangan mag-post ng 6 p.m. So, may rehearsal. Pagod ka na niyan. Pagod ka na niyan. Medyo. Yeah, pero natural kasi sa akin yung madaming energy, oo. Oo. Ang dami ako energy. Pageant, no? Sunday na yung pageant. Malapit, yes. Yes. I-air siya ng 25, pero I don't know if we are allowed to say kung kailan namin siya i-shoot. hindi siya live. Pero sa GMA yan, di ba? GMA. Yeah, i-air siya sa GMA. Mananalo ka. Feeling ko talaga. Oh, sana. Sana magdilang ang hair. Ang tagal na natin nag-uusap, di ba? Bago, hindi ka pa sumagay. Sabi ko, mag-miss you ka na. Tapos sabi mo, hindi, sandali lang. Mag-iintay muna ako, di ba? Oo. Perfect timing. First Miss Universe Philippines pageant. Nung nangyayari yung pandemic, kinabahan ka ba? Parang, oh my God, ano mangyayari sa Miss Universe? Or, ano yung una mo reaction? Ano una mo reaction nung nagkaroon ng lockdown tapos alam mong may pageant? Kasi syempre, di ba, parang, oh my God, ito na talaga iniintay natin dalawa. Parang sabi ko, oh my God, paano kayo gaganapin yung pageant? Eh, hindi naman kami pwede magsama-sama. Paano kung sasali kami, tapos magkakasakit kami? Eh, yun pa yung magiging dahilan kung baka mawala ako sa universe. Parang, tok-tok palayo, no? Ganun ako sa wood eh. Pero,
Sobrang ano naman, sobrang ganda na Miss Universe Philippines kasi sobrang strict sila when it comes to following safety protocols na kahit nandito kami sa Baguio, talagang may safety officer kami na habang nagpa-practice, kailangan 1 meter apart, naka-face shield, naka-mask. Tapos pag medyo malapit kami, may card siya ipapakita, "Oy, physical distancing," ganyan. So kami, "Oh guys, layo, layo," ganyan. Oo, sobrang strict na sila. Na-meet kita sa Binibining Pilipinas, 'di ba? Ano Yes, batch I mo? Yung kay remember ikaw ba that. na batch or kay Kay Pia? Nung Pia. Kay nanalo si Pia, 'di Pia. ba? Yun yung batch mo, 'di ba? Sa Sabi ko sa iyo, 'di ba? 2015. Oo, magkatabi kasi ko. Feeling ko mananalo ka. Sabi ko sa iyo, 'di Ay! ba? Tapos syempre hindi ka Oo. nanalo. Ay, nako, Mabuti na lang G3 kasi si ha. Pia. Sana, ano, hindi ka Mabuti na nagkakapalit this lang. time. Mabuti na lang kasi si Pia talaga dapat yung destined na Miss Universe, 'di ba? Nung time na 'yon. Pero kasi I feel like sure ako na this is also your time na now, 'di ba? Anong na-feel mo Sana. nung hindi ka nanalo sa Binibining Pilipinas noon? Na-hurt ka ba? Na-disheartened? Ilang taon ka noon? Tas jowa mo pa si Keme, naalala ko. Gulat ako ah. Ilang Oo, taon ka sige. noon ulit? Nung una kang jumoin? 21? I think Bagets na 21 bagets. ako noon. Oo, bagets na bagets. As in, sobrang prom-di, probinsyana, na napadpad dito sa Manila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay. Basta gusto ko lang ma-expose. Kaya sumali Oo. ako sa binibini. Hindi naman ako na-sad na hindi ako nanalo. Kasi alam ko Pero ang naman na... ganda-ganda mo na nun talaga. As in, Ay! pag-rehearsals, lumilingon-lingon ako kung sino talaga yung ano. Sabi ko, ah, ito talaga yung uni. Naglagay, nag-post pa nga ako ng predictions eh. Sabi ko, ito talaga yung Ah, ba? siguro Pero sa syempre, tayo ko. Baka no, sa tayo ko. tapos may bumibisi-bisita sa yung gwapong guy. Alam mo yon. Huwag na rin pag-usapan nyo ngayon. May Huwag issue na natin tayo yung dyan. pag-usapan. So, Pero oh, ngayon, past is syempre, di past. ba, Miss Universe Philippines. Anong difference ng Binibining Pilipinas experience sa Miss Universe Philippines experience for you? Sobrang iba. Maybe kasi iba na yung maturity ko ngayon. Iba na yung experience ko ngayon. Dati, ito may malaking difference. Nung nasa Binibini, Pilipinas ako, nagkatakot ako sa Q&A. Like, don't ask me. Don't ask me anything. Don't ask me anything because I can't answer in English. Parang ganon. But with Miss Universe Philippines, talagang i-encourage ka nila na kahit anong lingwahe yung gamitin mo, basta masabi mo yung gusto mo sabihin, sabihin mo. Kaya, sobrang confident ako ngayon na kahit ano itanong mo sa akin. Minsan lang daw, pag may mga time limit, kinakabahan pa din ako. Parang, oh my God, kakasya ba yung sagot ko sa 30 seconds? Lalo na sa preliminaries Oo. yesterday. Oo. Nag-prelims na kayo? Ah, nag-close. No, nag-close door interview. Ah, Ganun. okay. So, yun, malaki yung difference kasi with Miss Universe, they're looking for someone really authentic. Na as is, like as a person. And I'm not sure with Binibining Pilipinas right now, kung ano yung hinahanap nila sa girls, but I could say na with Miss Universe Philippines, ibang klaseng beauty queen, ibang klaseng queen ang maproproduce nila. Kasi I feel like they changed the entire pageant scene. Well, that's for me. Kasi we have Billie Hackinson na with the video na-release today, she said na, "My name is Billie Hackinson. I am bisexual and I'm proud to be here." Love Mismong it. gana. Diba? So, Oh. they're really showing different kinds of women from the Philippines. And we are allowed to speak on our own dialect. And it's such a very, very great move for Miss Universe Philippines. Absolutely, absolutely. And the fact that you said that you will answer that Q&A in Bisaya, natuwa ako Yes. ng sabi ko talaga para oh my God, first time, very historical, very unprecedented. What made you decide to answer the final Q&A in Bisaya? Madaming rason eh. Actually, sa simula pa lang ng pageant, pinipilit ko talaga mag-English. Ako, exchange, ganyan. Pero Naman, girl. nahihirapan, Girl, alam mo, marunong mag-usap tayo, ako. English naman tayo mag-usap, girl. In Yeah, fairness to you. pero iba kasi yung, alam mo yung deep thoughts mo, hindi mo mahanap yung words Okay, eh. Especially yes. if you don't speak the language growing up. Iba Right. talaga siya. So, nung simula pa ng pageant, English muna English kasi gusto ko makipagbakbakan sa mga ibang girls. Ganyan, magaling sila sumagot. Kailangan ako din. Kasi di ba, if you wanna win Miss Oo. Universe, you have to be
able to articulate your thoughts. Eh, parang sabi ko, magang hirap parang dito. Pero very, ano naman, very, 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 ano, supportive naman sila, Mama J. And that's something na they really want to highlight in this journey. And yes. Then, they're the one who really pushed me to speak on my own dialect. And not only that, kasi, una, I want to showcase who I am as a Dabawenya. Eh, di ba, mga Bisaya. Oo, yes. Oo, parang, this is the language that shaped me, so I have to, ano, show yes. this on the national stage. Like it's part of me that. Being authentic. Oh. Hi! Ganon. And also, I believe then, for the girls who are from the rural areas, I'm sure nahihirapan talaga sila mag-speak up for themselves. Kasi, mm-hmm. di ba, usually yung mga pinapakinggan lang are those who can speak English. Sabi right. ko, if I speak my own dialect on the national stage, maybe mas madami pa tayong storya na mapapakinggan. Mas ma-encourage natin yung mga babae na magsabi ko ano yung problema nila, ano yung mga pangarap nila, or like even in the Q&A portion sa mga probinsya, baka mas madami pa tayong makukuhang kwento from them kasi hindi restricted yung thoughts nila. So hopefully, we can really ano encourage more women to speak up because of me speaking my own dialect. Hoy, ang ganda ng intention mo. Akala ko dahil gusto mo lang maging authentic, gusto mo pala mag-inspire ng ibang mga Bisaya. Kasi syempre, ako lumaki na Bisaya. Kasi syempre, yung mga nag-alaga rin sa akin, di ba, galing din ng Bisayas, alam mo yan. So, ako talaga, pasok ko talaga yun sa internet. So, oh my God, si girl, talagang determined siya. Kasi di ba, parang more than 1 year na tayo nag-uusap, Alaiza. Di ba, parang talagang super chat talaga tayo. Ano bang gagawin natin dyan? I'm so happy that you decided to speak in your natural tongue for the Q&A. It's going to be a yeah. first. It's going to be very pioneering and yeah. it's going to be great. Kasi di ba parang alam ko naman kasi yung heart mo, mm-hmm. alam ko naman kasi na ano tawag dito, alam ko naman na medyo talagang gusto mong sabihin lahat ng gusto mong ipinaglalaban, di ba? Oo. So, ngayon, sobrang sandali na lang, 1 week to go before the pageant, di ba? Parang, yeah. sino? Ang, kasi mas pinapanood ko talaga yung stories mo everyday. Ang dami-dami mo ng friends, di ba? Sa parang ang gulo namin. Sobrang saya, di ba? Pero nag-enjoy lang talaga kami. Oo. Kailan magiging real sa'yo yung competition, feeling mo? Hindi kasi ako sure eh. Friends actually, kayo, parang M&M pa kayo, di ba? Pwede naman mag-compete even though magkaibigan kami. Kasi na-establish naman namin yun na we are here not to compete with each other but to compete with ourselves. So yun yung pinakaunang na-establish namin. Kaya sobrang close na close kami. Nakikita and then I'm with the Bisaya people eh. Mga Bisaya talagang same personalities, the way we express ourselves. Pareho, tawa lang kami ng tawa. Tapos nagsusupport kami. Like kanina, may kailangan kami i-post para Havaianas. Nag-shoot-shoot kami ng amin-amin na dito. May nakahawak ng ring light, may taga-OCD, ganyan. Ilagay mo yung paa mo dyan. Minimove namin yung mga higaan. Tulungan kami. Kasi alam naman namin yung struggles being a beauty queen. So we just want to bring out the best with each other. Kaya support-support lang kami sa isa't isa. Sa mga, usap, sorry, nag-usap kami kanina, if one of us will win, dapat matry din namin ilagay yung corona sa ulo namin. Pahiram, ha? Pahiram. Tapos may picture, no? Picture. Oo. Sa mga friends mo sa Miss Universe Philippines, sino sa tingin mo, halimbawa kung hindi ka manalo, pero feeling ko talaga mananalo ka, ha? Kung hindi ka manalo, sino sa mga kaibigan mo ang magiging happy ka na pag sila yung nanalo? Sa mga kaklose mo ngayon sa Miss Universe Philippines. Hmm. Like, pag sinabi niya, madami pag in-announce na siya yung winner, magbigay ka kahit more than one na mahahappy ka. Siyempre, sasabihin ko yung mga roommates ko, baka biglang, true! Huwag kayo tulog dito, Alaiza! Sa labas ka! Okay. April Smith! Kay Mariel Pascua! Kay WM! Ang Davao del Norte! Yes, yes! Ay, April! Ika April! Nandito hi, si April! Oo. April, halika mag-hi ka dito kay G3. Ano oras ba kayo natutulog, girl? Hi! Oh my God! Sobrang dami rin itong followers namin! Black Barbie! Kalaban, alam mo! Kalaban mo yan!
Oo, si April, siya yung mother Oh. namin when it comes to dancing kasi with the Mabuhay and our to the universe dance, Ito ba mahirap yung yung mga mabuhay na steps. Charlene Gonzales? Ito ba yung mabuhay na Charlene Gonzales? Yeah, pero ginawa namin siyang original. Parang ginawa ni Mama Jane na original. Nagdagdag siya ng beat. Pero yung lyrics, ganun pa din. Pero yung Kinakanta dance ka? na... No, hindi ako... Hindi mo magaling kumanta. But I can't make that happen. You know? Singing, cooking, and dancing. Tapos, Yes. gumagapo si April dito. Ayaw niya magpakita. Dito na ako. Oo. Dito na ako. Natatawa ako kasi yung mga steps namin sa introduction, yung alam mo yung 5, 6, 7, every count, iba yung step. Eh, hindi yung tipong 2, 3, 4, 5, yung paulit-ulit lang. Yung sayaw namin, every count, iba-iba. So, parang hindi Correct. ko kaya to. Parang dito ako matatalo. Sino sa tingin mo ang greatest competition mo sa Miss Universe 2020? Pwede Well, ka mag-name, kahit more than one. madaming amazing girls. Hindi, parang Ilan kayo hindi mo ba? Ilan kayo talaga lahat? may Kasi di ba may natanggal. Ilan 48. na kayo lahat? Ilan? 48. 48 na 48. lang daw kami. 40, O, sa 48 na yun, 47 na 48. sino yung pinakamatindi mong kalaban? Hindi ko masabi kasi Alam mo eh. I swear, hindi ko masabi kasi labanan ng authenticity eh. And True. depende talaga sa organization kung sino yung gusto nilang kunin na maging spokesperson ng MUP. So, hindi ko Kaya masabi nga. talaga. Ah, totoo. So, Kasi di ba yung parang ginag... Sorry. Yung ginagawa ko na lang is di Alaiza, di Inday. So, para pero kasi, ma-enjoy ko girl, siya. mula pa nung in-announce yung pageant, yung momentum nasa iyo na. Feeling mo ba? Kasi the momentum has always been with you. As in, hindi naman siya nagmo-move eh. As in, from the start of the announcement to the start of the... sabi ko sa'yo, di ba, parang nag-message siya. Sabi niya, sabi mo parang, pag nag-official announcement na ng ano, candidates, eme-eme, ganyan-ganyan. Sabi ko, eh, pasok na yan, sure na yan, di ba? Feeling mo, the momentum being with you, is it an advantage or a disadvantage na nasa iyo yung momentum from the beginning of the pageant season? Would believe that it is an advantage. Kaya madaming napamahal sa akin ngayon, madaming True. nakasunod sa story ko. And actually, sabi nila, di ba, know when to peak. Sabi nila, hindi ako naniniwala sa ganun eh. If you can peak all the time, peak. Yes. Di ba? Because Taas this ng is a taas yan. competition. You can't just sit down and wait because you never know what will happen. So, That's kahit na may true. pandemic, kahit hirap na hirap ako mag-content, sige, mag-social media ka kasi that's how you make yourself seen sa mga That's true. tao. And I really made use of social media to reach out to a lot of organizations as well. And dahil doon, mas na-voice out ko pa yung mga tawag doon, yung mga initiative like Move Food Initiative na nag-connect sa mga farmers, to the That's consumers. good. May nagawa pa ako because of the social media. So sabi ko, I really have to keep doing this. Kasi before, I had like a hate and love relationship with social media. Na parang, oh my God, I have to post pictures as a model, ganyan. Pero ngayon, it's all love eh. Parang, I'm gonna use it in a good way. I can promote these people, social enterprises, mga farmers, mga kaibigan kong creatives. Kaya I'm loving what I'm doing now, being Miss Davao City. And even if I'm not being Miss Davao City, I'll keep doing what I'm doing. That's true. Tsaka hindi ka naubusan ng content, diba? Tsaka naalala ko, pinag-usapan na natin yan. Sabi ko, girl, kailangan may advocacy, yung bonggang-bongga advocacy. Talagang pinarindigan mo yung farming. Diba sabi ko, ay bongga yung farming, ganyan-ganyan. Ang content mo kasi, dai, farming, advocacy, tsaka supermodel. Pasabog. Ayun ako parang, girl, hindi ka naubusan ng content. Like, araw-araw talaga sa feed ko, ikaw, ipagpatuloy mo yan. How do you feel about being the muse of so many well-known designers? You are the muse of Boom Sasson. You are the muse of Mark Bumgarner. How do you feel about being the muse of all of these well-respected designers? Anong feeling na talagang love na love ka ng mga Filipino designers? Isa lang yung word ko dyan, grateful. Kasi, hindi ko masabi, sobrang nagpapasalamat lang ako na nakikita nila yung potential sa akin and naniniwala sila sa akin. And
because of that, naniniwala din ako sa sarili ko. And, you know, coming from the farm, tapos biglang, boom, Sasan, Mark Bumgarner, parang, girl, ano nangyari sa'yo? Anong ginawa mo? Like, every day gumigising ako na parang papasalamat talaga ako na sobrang layo na nang narating ko. And kaya as much as I can, I need to pay it forward talaga na kahit man lang sa mga bellboys, mga guards, ma-pay it forward ko siya na magbigay ako ng tip, mag-thank you. I really make it to a point na pag may natanggap akong blessing, hindi naman. Blessing, pero like, even with the smile and like, hi, kuya, you look guapo today. I like your hair. Parang you make someone smile. Parang that's like one deed a day. So parang being grateful and I pay it forward to other people as well by being kind. Parang ganyan. So, ano yung content mo? Sino nagpipicture si ang ganda ng mga photos mo? Lahat ng photographers, kinontrata mo na, no? Mm-mm, ganda, pero na, ang ganda ng si content ano, mo. Sino? Ano ba to? Ang sino man, may pakulo niyan, si Justine Nabato. Laging, oh my God, birthday niya ngayon! Birthday niya ngayon! Happy birthday, Justine! Oh, my God, sobrang favorite ng lahat ng bakla. Parang sure na yung bakla na ikaw talaga yung mananalo. Diba kayo, girl? Kasi bakla din ako eh. Iiyak ang mga bakla, diba? So, diba, parang kailangan talagang iuwi yung corona, diba? Parang, syempre, we have been monitoring Miss Universe for the past years, diba? And the last winner, South Africa, we know for a fact that they're looking for a different kind of queen. Hindi na yung katulad ng dati, diba? Somebody that can change the paradigm, somebody that can be inspirational, somebody that can, you know, come across as somebody that changes the whole paradigm, diba? Yeah. You are a classic beauty. You are very, very beautiful. As in, talagang, oh, thank you, Vitri. Salamat. Daghang salamat. Siyempre, diba, sobrang ganda mo talaga, lalo na in your pictures, in your videos, and everything, diba? How will you feel if, diba, you win the pageant, the local pageant, the national pageant, and you go into the international pageant? Ano sa tingin mo ang magagawa mo to get that crown, to relinquish that crown from South Africa na ang ganda-ganda ng performance? Oh, dami akong Hashtag Inday can make it happen. Well, hindi ko pa siya naisip ngayon. Uh-huh. Hindi ko pa siya masyado naisip yung Miss Universe mismo na pageant kasi masyadong malayo pa for me. I'm just focused on the present now. Pero I think I can really do so much kasi sabi nila, Alaiza, hindi na lang to Miss Universe yung agriculture eh. Eh, nagkaroon ng pandemic which is food security very relevant. So maybe I can bring that to the table. Maybe I will be the first person who will talk about agriculture on the Miss Universe organization, and you will be able to help a lot of people kasi agriculture, you can eradicate hunger, like grow your own food or like make a communal garden. So especially dito sa Pilipinas, diba, nagkaroon ng pandemic, madami tayong pagkain pero hindi nakakaabot sa mga tao kasi nga we have a problem with the food system. So I'm really doing my best to get the crown kasi alam ko talaga na madami ako matutulungan at magagamit ko yung platform sobra. Kasi ang dami ko ng organizations na nakakausap ngayon at sabi ko, pag nanalo ako Miss Universe, kakausapin ko kayo agad and we will make projects. We will plant. Oo, Filipino Farmers. Tsaka, di ba, girl, ang nanalo ng Nobel Peace Prize talaga, World Food Program. Yes. Diba? So, yes. Talagang very relevant talaga ang food, di ba? Ang agriculture. Yes. And we are such, I've always believed, because I am also like you, a third generation farmer. Oh, yes. My parents, pero iba tayo. Ako kasi poultry farmer. Yung sa inyo talaga, farmer. Diba? But still, we're both farmers. And di ba, parang we are a very agri-rich country. Na kapag tinuon natin talaga yung attention, di ba naging ano na tayo ngayon, naging talagang super political. Ang pag tinuon natin yung pansin natin sa agriculture natin, di ba? That is really the time we will realize progress, we will realize Di ba? Parang it's really in agriculture because if you look around you, if you go to the provinces, di ba? It's really agriculture that will save this nation, di ba? And I'm so proud of you for really being at the forefront of, you know, promoting agriculture, especially in Davao, di ba? Sa lahat ng post mo, kung hindi man yan glamour, naka-bikini ka, di ba? It's really you, tapos makalabaw, umaakit ka ng
Puno. Sabi ko, hindi ka ako girl for content, di ba? Parang sa talagang deserve na deserve mo yan, di ba? Pero sabihin ko yung mga content ko sa farm, ano na yon, stage na yon somehow. Kasi hindi ako nagpipicture sa farm eh. Like, pag nandun talaga ako, like, down to earth. Like, yung mapa ako, putik-putik, gano'n. So, like, hindi ako nagpipicture. Sa tayo, diba? Sabi mo, parang umiyo ako ng Davao. Kailan ba tayo? Kasi ang tagal na natin nagpa-plan mag-live, diba? Sabi mo, umiyo ako ng Davao. Pero may signal naman doon, magbalitaan na lang tayo, diba? Pero parang feeling ko kasi sobrang saya mo sa farm, diba? Pag nandun ka sa farm, ibang mundo yung ginagalawan mo. So, ano yung feeling? Tahimik. Pag nasa farm ka, as opposed to pag nasa BGC ka? Pag nasa BGC ako, parang work, like workout, like let's meet people, ganyan, like watch TV. Pero pag nasa farm ako, like kahit 24 hours pa akong may ginagawa, hindi ako napapagod. Kasi na-inspire ako, like, planting, ay, lalaki yan. Parang I always have something to look forward. Parang, pag may kausap ako yung apo ng mga copra farmers namin, ay nako, ipapag-aral ko to para may future siya. Yung parang tipong galon. May sense of purpose ako, may sense of contentment, kahit na sobrang simple lang ng buhay sa farm. And basta, like when I'm there, I feel like I'm alive. So that's the reason, yeah. So that's the reason why I'm so into farming. And I can see so much opportunity na may mga pinsan kasi ako na pumupunta sa ibang lugar para magtrabaho as domestic helper. Wala naman akong problem dyan. Pero nakikita ko kasi yung family nila na yung mga anak nila na iiwan. And malungkot siya kasi nandun sila nagtatrabaho. Pero yung mga anak din nila walang parents kasi trabaho sila dun. Pero yung lifestyle nila, same pa din. So sabi ko, kung magagamit ko yung kung merong lupa kami to create a sustainable livelihood or whatever it is para hindi na sila umalis, yung mga nanay, para dito na lang sila sa province and to provide for their family, then I think, ano, may matutupad ko na yung pangarap ko na mabago yung community namin in a way. So, oh my God, sabihin mo lahat yan sa contest, ha? Wait, I heard that lahat ng judges ay former Miss Universe Philippines. Kaya umuwi si Janine Togonon, di ba? Yeah. So, anong gagawin mo? Kasi syempre, lahat ng ang pipili ng bagong Miss Universe Philippines, ang pinakaunang Miss Universe Philippines ay lahat ng nanalo ng Miss Universe Philippines crown, di ba? Kaya umuwi si Janine Togonon. Anong naramdaman mo nung nalaman mo na ang mga judges ay lahat ng Miss Universe Philippines? Marami kang kachikahan dyan, di ba? Siyempre, Siyempre, gusto ko silang kausapin. Huy! Hindi ako kalimutan, ha? Gusto ko silang ganunin. Pero I want a fair game. I know they're my friends, pero I will really leave it up to them. Parang, I want to win because I performed. I want to win because I did my work. And I deserved it to feel... Sa lahat ng nanalo in the past, parang gusto ko talaga maramdaman na pinagtrabahuan ko siya. That's how I feel na I'm truly fulfilled. Ganyan. Like sa lahat ng bagay, kailangan pinaghirapan ko siya. Kasi pag binigay lang siya sa akin ng ganun, parang wala siya masyadong meaning for me. That's true. So, that's... yeah. Yun yung gusto ko. Sa lahat ng mga nanalo ng Miss Universe Philippines, in the past, how many years has it been? Like 10, 12, 11 years? Sino yung mga 10 years, di ba? Starting with Venus, di ba? So, sino yung mga queens, mga Miss Universe Philippines queens na talagang na-admire mo yung journey? You can give 3. Well, si Venus, kasi she's also from the province, di ba? Tapos, pila-pila siya nagpa-practice. Diba? Yes! Tapos, naging Miss Universe. Ngayon, she's still doing her job. Not as a Miss Universe, but she keeps inspiring people pa din through the path na napili niya ngayon. Sino pa ba? I think si Janine. Kasi, well, she could have stayed here, di ba? Para, kasi may career na siya dito eh. Pero sinunod niya talaga yung gusto niya. Tsaka siya talaga yung nanalo doon. Binigay lang nila kay Olivia. Siya talaga yung nanalo doon, girl. Mm-mm, yeah.
Well, I admire her as well kasi malakas yung personality niya. Siya yung tipong, if I want something, I will do it. And no matter what people will think about me, parang gagawin niya talaga kung ano yung nasa laman ng puso niya. So, yun naman si Janine. Kasi na-meet ko siya sa LA kasi nakatira siya dati sa kung saan ako tumira doon sa LA. So, parang nagka-bonding din kami somehow. So, I got to know her even more. And then, sino pa ba? Si, syempre, si Pia. Hindi mawawala si Pia. Kasi na-remember ko, nung the night before the pageant, naalala ko si Pia, kumakain siya ng pansit dun sa holding area namin na mabili. Kumakain siya ng pansit. Tapos bigla na lang siya. Bigla na lang siya umiyak. Tapos sabi ko, huy, ba't ko umiiyak? Sabi niya, eh kasi 3 years ko na itong ginagawa. 25 na ako. Paano pag natalo pa ako dito? Ano lang gagawin ko after? Umiyak lang siya habang kumakain siya ng pansit. Tapos nanalo siya pagka next day, di ba? Nung finals talaga. Grabe yung palakpak ko. Nagka-muscle ata ako nung sa kakapalakpak ko eh. Sobrang saya ko. Sabi ko, you really deserve it kasi she really wanted it. Yes. Yeah. Si Pia, isa siyang symbolism of determination, of hard work. Super. Siya talaga yung parang sa lahat ng nanalo, si Pia talaga yung hahangaan mo kasi talagang chinaga at talagang pinursu niya talaga yan. So she is really one of our best queens, diba? Mm-hmm. Of course, diba, parang the pageant is so near, diba? Na parang in the beginning, we didn't know what it was going to be like. Diba, butin lang, maluwag na yung mga restrictions. And of course, diba, parang it is all, ang lakas ng hype and ang lakas ng excitement. And you know, parang malakas pa rin talaga sa atin ang Miss Universe kahit na, alam mo yun, may crisis, may pandemic, diba? What do you think is the relevance of Miss Universe in our time today, even as we are going through a global crisis? Madami. Kasi lahat ng girls, meron silang something to offer to the table. May advocacies kami talaga and we're very active. And not just that, kahit tanggalin mo yung advocacies, like, sa kabila ng pandemya, yung makikita mo yung isang babae na kahit hirap siya na kunin yung pangarap niya. Tipong ganun. You're in the middle of pandemic, pero kailangan mo abutin yung pangarap mo. I think that's something relevant pa din. I know a lot of people are held back now kasi may pandemic and baka ayaw na nila gawin yung gusto nilang gawin kasi nga they are focused on surviving, on the most essential things right now. And if you see the journey of one girl who will work hard just to get the crown, parang inspiration siya to everyone na kahit pandemic, hindi mo mapipigilan ng isang taong may pangarap. So I think that's the relevance of Miss Universe Philippines. Yeah. Beautifully answered. Isa, diba, parang gano'n talaga. Siyempre, sasagutin mo yan in Bisaya, diba? Mag-aabang talaga kami. Tapos siyempre, magkailangan yung translator, magaling mag-translate. Diba? Oh my gosh, oo. Pero hindi ko na din iniisip yung translator. Ang importante, masabi ko yung thought ko. Kasi ayoko ma-stress. Oo, hindi ka talaga dapat ma-stress. Kasi di ba parang, you're really there to enjoy the path. Kasi I feel like Miss Universe Philippines and Miss Universe is, in general, a matter of destiny, di ba? Kung para sa'yo talaga yan, di ba? Yes, kahit true. Ano pang that isagot is mo true. Dyan, kahit ano pang isagot mo dyan, kahit ano pang sabihin mong, ay, misstep ko to, misstep ko yan, ganyan. It will come out to your favor if it is your destiny in the same manner that it was Pia Wirt's destiny to become Miss Universe, diba? Our third Miss Universe, diba? Parang, how do you feel that you are the first and maybe you are the only girl that has farming for an advocacy? Anong feeling na ikaw talaga yung nag... Kasi diba parang farming is such a national agricultural treasure, diba? Parang that's who we are. Oo, yun talaga ang treasure ng... Kaya manan natin yan. Bakit hindi yan naisip ng mga dating mga babae, diba, ng mga dating kandidata? But you are the first to actually champion this cause. Yeah. Paano mo na realize na parang, okay, I am really now the muse, the spokesperson, and the symbol of, you know, Filipino farmers? Wait, sorry, ano nga yung tanong? Nung lumaki ka, syempre, di ba, lumaki ka, di ba? Ang mga magulang mo ba, farmer? Yes. Kaya, yeah. Oo. Sinabi mo sa sarili mo na ito ang magiging, ano ko talaga, mission ko sa buhay, paglaban ng Well, mga. No. Dumating lang siya nung umuwi ako from the US, but I've always dreamed of having my own farm. 'Di ba 'yun naman yung mga pangarap ng mga executive yes! na pag nag-retire ako, pupunta ako sa farm, live a simple life, and mag-garden.
Parang sabi ko, ba't kailangan ko pa maghintay ng ganun ako katanda para mag-garden, di ba? Nakakapagod kaya mag-garden, pero masaya naman. Pero nag-iba talaga yung ano ko, yung pananaw ko nung I went home from the US, tapos nasabi ko na to before, sabi ko, parang okay naman ako with my family, medyo komportable naman na kami, so ano pa pwede kong gawin? So tingin-tingin ako, parang pag alis ko, same pa din yung sila ang kulbubong, ganun pa din yung damit niya, parang unfair naman kung yung skills na meron ako, hindi ko magagamit for the people around me. Hindi kasi pwedeng bigay lang ako ng bigay, ng pagkain, invite ng invite lang ako ng mga tao sa bahay namin. Sabi ko, I will teach them how to fish so they can last for a lifetime. Parang ganyan. Very good. So yung naisip ko, so sabi ko, okay, what, ano yung meron ako? Marunong ako mag-model, may personality naman ako. Kaso nga lang, hindi ako nga masyado magaling mag-communicate sa mga tao. So, yun talaga yung inaral ko. Sabi ko, mag-practice ako ng communication skills. Oo, tapos sabi ko, okay, may advocacy na ako. Farming. Bakit nga ba farming? So, at first, sabi ko lang, eh, farmer ako eh. Farmer yung family ko eh. Kawawa yung mga farmers sa community namin. Pero paano ko ba siya gagawing advocacy sa Miss Universe Philippines? Talagang wala akong idea kung paano. Sabi ko lang, I come from a family of farmers and parang tuloy-tuloy na. Sinishare ko na lang doon kung gano'ng kaganda yung farm and then nag-reach out lang ako sa mga iba't ibang social enterprises na nagme-message ako. Sabi ko, huy, paano nyo natutulungan yung mga coconut farmers? Tapos, it starts a conversation, ganyan. Tapos, yeah, i-coconnect nila ako sa mga organization, ganyan. And then, ngayon, actually, the first person that I reached out sa social media, their Instagram is Kawayan. Now, Kawayan, business part... Yes. Yes, do you know them? Business yes, partner yes. na namin sila ngayon. Congrats. We created, oh, thank you. We created a startup and we call it the Vanilla Dream. Why Vanilla Dream? Vanilla kasi we want to grow a high value crop dito sa Philippines and we want, yeah. And hindi pa kasi siya nagagawa dito sa Philippines. I mean, merong vanilla farm pero not to the point where you work with a lot of farmers. Natuturuan mo sila how to grow a high value crop in the modern way. So sabi namin, so if you want to make a farm, we have to make it something na ifa-follow ng ibang tao. That's so, true. Sabi na, so we want to change the agriculture scene. So ngayon, meron na kaming app na hopefully makakatulong sa mga farmers. And we want to teach coconut farmers na mag-plant in between their coconut trees. Kasi usually, pag mga copra farm, wala kasing ibang tanim, kundi coconut lang. So, we wanna do regenerative farming, pero we wanna focus on vanilla kasi sobrang mahal ng vanilla. I think it's the second most expensive spice in the world. And I'm not sure. Girl, ang dami mong makagawa. I'm pretty sure, yan. Yeah, I'm really excited. And right now, with Agrea, si Ate Cherry, she's a Filipina and she's a UN Sustainable Food Security Ambassador. Like, dami niyang mga awards anywhere because of her job in agriculture. Okay. Tapos, and she's also trying to create a Manya Carta for women. Yes. For women in the rural areas so they can have more opportunities, they will be more protected, ganyan. Sabi ko talaga, pag ako naging Miss Universe Philippines, alam ko talaga kung sino ikukontak ko at magtatrabaho kami ng non-stop. You already have all the connections, you already have the network. Na, kasi talagang, alam, naalala ko talaga nag-uusap tayo, di ba? Parang mula nung napapanood na natin yung mga Miss Universe, iba from the time of Rachel, di ba? Parang alam na natin na kailangan talagang meron ka talagang pinaglalaban na ganyan, meron kang cause na ganyan. And you were able to really stretch out your hands and, you know, reach out to people that matter and, you know, support the cause. And I feel like if you win, and not if, when you win Miss Universe Philippines and when you win Miss Universe, it is such a very, very important, you know, spotlight that will be shining upon all of our Filipino farmers, diba? Because that is your primary cause. Of course, you know, parang kasi iniisip natin na parang, I feel like it's such a thing that we take for granted. But the fact that, you know, we eat every day,
Yes. the food on our table, ang pinanggulan niya talaga ay Filipino farmer, di ba? Yes. Parang yan talaga ang talagang pinaka-basic of all of our needs. Yan talaga ang source of everything. And, you know, the fact that you're championing the farmers, because you are, as a matter of fact, the farmer, your parents are farmers, that is the reason why you should win Miss Universe Philippines. Yeah. And that is the reason why you should win Miss Universe. Oh, Diba? thank you, G3. Kikilig ako. Alam mo na, sinabi na sa inyo kung kailan na miss you? Wala pa po Wala kami pa. Idea. Wala pa. Wala pa. Pero my gosh, di ba? It's so exciting because it's going, I'm sure it's going to be done very differently this year, di ba? After everything that we've been through, di ba? Parang the search and the idea of the crown becomes even more important, especially for somebody like you that has been, you know, at the forefront of the farming industry, and we really need a face. Kasi hindi naman pwedeng ako, di ba? Hindi ako beauty queen. Dapat ikaw. Kahit sino pwede naman. Oo, ikaw yung ambassador, ikaw yung face ng Filipino farmers, di ba? Kasi kailangan na natin. Manawagan tayo kay Secretary Dar, di ba? Yes! So, Secretary Dar, baka so, naman. Yes. Hindi pa. I met him, pero I don't think he remembers me. My so, father is also... So, sasabihin ko sa daddy ko na ipakilala ko kay Secretary. Kasi kailangan talaga ikaw talaga yung face ng secret ng ano ng agriculture department because you are a farmer, di ba? Yeah, and also perfect platform. Miss Universe, when you are Miss Universe Philippines, iba yung authority mo eh. Nakikinig yung That's mga tao true. Sa'yo eh. And pag may platform ka na ganon, and tapos yung advocacy mo about farming, that's like advocating for all the Filipinos. It's, I yes. think, really powerful. So it's I'm very really, powerful. Really You're hoping. Right. You're right. Yeah. It's very powerful. And you have started the work even before you joined the contest. So that means mm-hmm. that it isn't something manufactured. It isn't something that you just, you know, thought of when you joined the contest. It is something that is really, you know, tago sa puso. It is something that you've always wanted to do, diba? Mm-hmm. And, you know, elevating yourself in that position only elevates the cause. And that's why I feel it's very important that you win. Diba? It doesn't become a beauty pageant anymore. It becomes the cause of all Filipino farmers. Yes, diba? Ay, yes. Naiyak ko dahil. Kasi kapag nanalo ka, nanalo lahat ng Filipino farmers. At it, yung gusto yeah, mo naman that's how I feel. Ng lahat ng mga tao, diba? Na, ang tagal-tagal ng neglected ng industriya ng yes. agriculture, ng farming, diba? We just need a face to really push for it, to really fight for it. And you are the face of that movement, diba? Kiling-kiling. Girl, galingan mo! Thank you, thank you. Gagalingan ko! Maningkamot, yudkog tarong. Yes. Taman-taman. Ganyan yung intonation, diba? I feel like, as a last question, kasi gusto ko, syempre, matulog ka na para, diba, fresh ka rin. Thank you, Diba? Anong mas okay for you, a foreign or a Filipino boyfriend? Foreign, definitely. Appear tayo. Foreign kasi I'm so anong independent. Anong difference ng foreign at ng Filipino boyfriend? Ayoko, baka mainis sa akin yung mga Filipino guys. Sige, ano na lang ang gusto mo sa mga foreign guys? Kasi, well, they're more open-minded. They respect your independence. Ano ba? Parang open-minded sila. I can say anything to them and they won't judge. And That's they true. Like they like having open conversations. Like, mga topic na hindi ko nasasabi sa mga Pilipino kong kaibigan or anyone. Parang, hindi ko ma-explain. But I really, I want someone who respects and values my independence. And dun ko siya nakukuha sa mga talaga, dun ko siya nararamdaman sa foreign boyfriend. And I'm actually dating a foreign boyfriend now. He's yes, Danish. I know. Yeah, he's Danish. Hindi ko pa siya nami-meet ha, pero in the future, maybe, ganyan-ganyan. And of course, di ba, parang I saw your stories kanina, parang they were asking you, di ba, what is your message to all the Indays? Kasi gusto ko na-coin mo yung Inday na phrase, di ba? Parang na-own mo siya na parang lahat ng taga-probinsya ay Inday. Kasi lahat ng tao may kilalang Inday. Ang aking yeah. pinakamamahal na cook ay ang pangalan ay Inday, di ba? Parang, syempre, hindi na masama na matawag ka ng Inday ngayon. Kasi dati, pag tinawag kang Inday, di ba, parang medyo maihiya ka pa eh. Pero ngayon, pag sinabing die, di ba? Uh-oh. Diba? Mga bakla. Uh-oh. Die. Uh-oh. Die. Ganyan, di ba? Mm-hmm.
parang isa kang symbolism of the Inday that has really come a long way, and I'm very proud of you, diba? Huli din ko lang yung tanong, kasi diba sinabi mo, diba parang yung breakthrough, sabi ko talaga, sabi, oh my God, si girl, sabi niya, breakthrough ng mga Inday. Ang galing-galing mo na sumagot, diba? Para sa isang Inday na katulad mo, ano ang masasabi mong payo, diba, para sa mga Inday na katulad mo na mas bata sa'yo in the provinces and, you know, in the outskirts, in the farmlands of the Philippines, diba? What is the one advice you can give all the Indays in the Philippines? Ang masasabi ko lang, kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, ipagpatuloy nyo. Kasi bilang Inday, kami yung nakasunod sa mga nanay namin na, oh, mama, luto, laba, ganito. Like, we are so well-rounded, actually. Madami kaming pwedeng gawin kasi trained kami sa bahay, di ba? So, kahit anong trabaho ibigay nyo sa amin, kaya namin. Kaya kung ginawa yung Inday can make it happen kasi we're trained at home, kahit saan mo kami dalhin, talaga makakahanap kami ng paraan. So, ang masasabi ko lang is keep doing what you're doing and believe that Inday can make it happen. Thank you so much, Dai. Yeah, thank you so much, G3. This is a fun conversation. Sobra. I think the next time I see you, will have a very, I mean, like, you will feel the weight of the crown on your head. I do not see anybody else as Miss Universe Philippines for this year. I will keep praying for you because, I mean, your success is the success of the Filipino farmer. Thank you, GP. Thank Good you. Night. Hopefully. Oh my God, oh, keep the content coming. Grabe. Sobra kang pasabog sa content mo, girl. May mga nakatago pa akong bag dito. Oh, sige. Good luck. Sige, thank you so much. Thank you Miss so Universe much. Philippines 2022. Oh. Miss Universe 2022. Yeah. Miss Universe Philippines 2020. Miss Universe 2020. Alaiza Malinao from Davao. Thank you. Thank you so much, Titi. At saka pagpatuloy mo yung mga ano ha, weekly summary ng mga current events. Kasi nagbabasa ako dun lagi. Okay. Dun lang ako na update. Yeah. Thank you so much talaga. Good night. Thank you. Good luck. God bless. Bye. God bless you din. Thank you. Bye.